siya nang dahil sa babaeng yan. Kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha mo! Luis, lumabas ka dyan! Papasukin mo kami! Hindi na kayo, Jolay. Wala na dito si Ma'am Luis. Kasama nila ni Unggil si Ma'am Bibin at Mumay. Maraming salamat talaga. Pero pasensya ka na. Hindi ko talaga matatanggap yung alok mo. Alam mo, lalo mo lang akong pinahanga sa sinabi mo. Okay lang. Kahit di mo tanggapin yung alok ko, I understand. Pero, sabay kung ano man yung mangyari, pag kinailangan mo na isang kaibigan o tulong, pangako mo sa akin na ako yung una mong lalapitan. Chopay! Bakit hawod niya kamay mo? Anong ibig sabihin nito? Siya na bang baong lalaki mo? Ha? Tarik. Napakasama pala talaga ng Luis na yun. Para gawin niya yung sa sarili niyang ina. May pinagmanahan ho kasi yung ama niya. Magkasing sama po sila. Ama, gawin natin ang lahat ng paraan para makita siya. Tulungan mo ko. Para malaman natin kung saan dinala ni Luis si ina. Oh, Riray. Tutulungan kita. Pero kahit i-report natin sa mga pulis, paano nila aksyonan? Considering na anak din ni Vivian ng Luis na yon. Wala rin tayong ebidensya para mapagsabi na may masamang intensyon si Luis sa iyong ina. Si Jolan, yung katulong nila Luis. Tama. Yung Jolan ang makakapagsabi sa mga pulis na delikado ang ina ni Riray sa Luis na yun. At sigurado kami na tutulungan tayo. Sige. Puntahan natin si Jolan sa bahay ni Vivian. Then punta tayo sa mga pulis. That way, aksyon nila ang paghahanap kay Vivian. Sasama ako sa inyo. Kami rin. Huwag na. Kami na lang ni Riray ang lalakad. Huwag ka na sumunod sa akin, Unggay. Doon ko na lang sa labas ng kwarto nila, Mami. Magbantay ka, baka matakasan pa tayo. Izzy, I hope you don't mind, pero doon na muna ako sa kwarto ni John matutulog, ha? Okay lang yun. After all, asawa ka naman ng kuya ko, eh. Ang hindi lang okay sa akin, yung tinitiis mo yung Mami mo. Luis, malala na yung lagay ni Tita Vivian. She needs medical attention. Kailangan mo na siyang dalhin sa ospital. She'll be fine, Izzy. Pag dinala ko siya sa ospital, baka makagawa pa si Mami ng paraan para makakonta kay Riray. Baka magkita sila. And I wouldn't take that chance. Anyway, in a couple of days, haalis na rin kami. Pag nasa ibang bansa na kami, doon ko lang tatagamot si Mami. Luis, ano ka ba? Paano kung hindi na umabot si Tita Vivian? Paano kung lumala na yung lagay niya? Hindi ako makapaniwala na titiis mo siya? Sarili mong ina? Ay, sa'yo nga yun eh. Sarili ko siyang ina, kaya pinaprotektahan ko siya. Dahil alam ko, pag nagkita sila ni Riray, iiwan niya ako. Magagawa niya akong iwan para sa babaeng yon. Kaya buo na ang desisyon ko. At yun ang masusunod. Bakit di kayo makasagot? Ikaw! Igagawa mo dito, ha? Pare, kaibigan ko si Jopay. Ano bang problema mo? Hindi ba dapat ako magtanong yan? Anong ginagawa mo dito? Bakit? Masama ba punta kita? E, asawa kita. Oo, asawa mo ako. Pero hiwalay na tayo, di ba? Ikaw ang umalis, Jopay. Desisyon mo yun. Ikaw ang nakipaghiwalay sa akin. Hindi ako. Dahil yun ang gusto mo. Na umalis ako. Nahiwalayan kita. Kaya huwag mong isusumbat sa akin dahil ginawa ko yung gusto mo. Tumigil ka na. Magalito, huwag tayo sa bahay. Hindi ako sasama sa'yo, ano ba? Ano, bitawan mo nga siya?
ka nga makialam! Asawa ko to! Asawa? Kailan mo ako dirin na itong asawa? Alam ko nagkamali ako. I'm sorry. So please, sumama ka na sa akin. Promise, magbabago na ako. Hindi na kita susungitan. Hindi na rin kita pakikitaan ng masama. Kaya halika na, umuwi tayo. Ganun na lang yun? Pagkatapos mo akong paiyakin, aamuhin mo ako? Pagkatapos mo akong tratuhin basura? Tapos, pag naisip mo na kailangan mo pala ako, bigla mo na lang akong kukunin? Anong gusto mong gawin ko? Lumukot pa ako sa'yo? Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Sino ba ako para luhuran mo? Kaya nga, halika na. Sumama ka na sa akin, Jopay. Bumalik ka na. Magsama ulit tayo. Kung gusto mo talaga ako, ipakita mo sa akin na mahalaga ako para sa'yo. Ligawan mo ako. Sayuin mo ako. Paghirapan mo ako gaya ng paghihirap ng mga ginawa ko sa'yo. Gawin mo lahat yun. Iparamdam mo naman sa akin na hindi ako basura. Na asawa mo ako. Pag nagawa mo yun, babalikan kita. Yun, kung gusto mo pa akong bumalik sa'yo. O ano? Hindi ka bang gawin lahat ng gusto ni Jopay? O ngayon pa lang, susuko ka na. Pero malaking skandalo to, kuya. Hindi ko na iniisip ang pangalan ko, Icy. At wala akong pakialam kung pagdiyastaan ng presto. Basta naniniwala ako kay Riray, wala siyang kasalanan. Tapos, ano bang problema mo? Kuya, mali itong ginagawa niyo! Hindi niyo dapat tinatago dito si Riray! Madadamin tayo sa ganung ginagawa niya eh! Wala akong pakialam! Halika na, Riray! Halika, Riray! Halika, Riray! Halika, Riray! Hindi na ako papayag na magkahiwalay kami ni Riray. Kaya sana maintindihan mo. Kuya, mali itong ginagawa niyo! Okay lang po ba kayo? Shane, hindi ako okay. Kinampihan ko yung babaeng akala ko bagay sa kuya ko. Akala ko kasi magiging masaya si kuya sa kanya eh. Pero nagkamali ako. Hindi siya mabuting tao. Grabe, hindi ako makapaniwala. Napakasama ni Luis. Kaya alam mo, hindi na rin ako nagtataka kung bakit hindi siya minahal ni Kuya eh. At ako, hindi rin ako mabuting tao. Naging bulag ako. Dahil doon, sama na din ako. Mami, hindi ho. Lahat ho ng taong nakarealize ng pagkakamali nilang nagawa, hindi ho sila masama. Lalo na kung itutuwid nyo ang pagkakamali nyo na gawa. Shane, handa akong ituwid yung mga pagkakamali ko. Riray, bakit ngayon lang kayo nakabalik? Ano bang nangyari sa lakad nyo? Nagsuplong kami sa mga pulis sa tulong ni Jolan. Hinahanap na nila ngayon si Luis. Pero, as of this moment, wala pa rin balita sa mga pulis kung asan sila Luis at Vivian. Nakakakaba naman. Paano yun, Riray? Saan natin nahanapin ang iyong ina? Hindi ko rin alam, Buruka. Pero aalis uli kami ni Ama. Magbibihis lang ako. Bahala na. Hahanapin ulit namin si ina. Tutulong kami. Pero bago yan, pumasok muna tayo sa loob. Oo nga, Riray. Kasi may bisita ka. Kanina pa siya naghihintay. Sinong bisita? Andun siya.